Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan, at tayo po ay narito ngayon sa pamilyang bayan ng Padre Garcia Batangas, at tayo po ay magluluto ng apat na putahe. So tayo po ay mamamalingki muna at bibili tayo ng mga rekado na kailangan natin. Ito po ay paluto ni Ma'am May Malabanan ng Barangay Munting Tubig, Ibaan, Batangas. At happy fiesta po sa Barangay Munting Tubig, Ibaan, Batangas. At ito po ay ihahanda para sa fiesta. At pagka-uwi nga po ay inasikaso na natin yung ating mga lulutuin. Nuhugasan na po natin yung karne. At yung pumbuntot ng bakay pinatartar na natin para hindi tayo mahirapang magayat. At yan po ay ating munang ipa-blanching. Pakukuluan muna natin yan, saka uli natin inuhugasan. Ayan nga po, at pakukuluan muna natin yung ating buntot ng baka. At talagyan lang po natin yan ng asin. Tapos ay ating munang pakukuluan saglit. Tapos ay hugasan uli natin yan para malinis na malinis yung ating buntot ng baka. Pangkare-kareho yan. Tinimplahan na nga po natin dito yung ating pang-imbutido. Batangas imbutido yan. Naglagay po tayo ng pasas. Tapos maglalagay din po tayo ng pickles. Maglalagay din po tayo dyan ng harina para hindi po malambot yung ating gagawing embutido. Tapos tinimplahan ko lang po yan ng paminta. Maglalagay din po tayo dyan ng asin. Maglalagay din po tayo ng toyo o soy sauce. Banana ketchup. Lalagyan din po natin yan ng banana ketchup. At tatansyahin lang po natin yung paglalagay. Lalagyan din po natin yan ng itlog at yan po ang magpapabuo o magpapaganda ng ating imbutido. Maglagay din po tayo ng brown sugar. At kurkuran po natin ang keso. Ayan, kahit ano pong brand ng keso, gamitin nyo at basta may keso lang po. Mas maraming keso, mas masarap. Nagsuot nga lang po tayo ng guwantes at haluin natin yan para po yung mga nilagay natin rekado ay mahalo ng ayos doon sa karne. At pagkaganyan, halong-halo na ay pwede na po natin yang ibalot sa dahon.
Hahanguin po muna natin yung binalansing natin buntot at ating puli ang huhugasan. Salamat po uli at shoutout kay Ma'am Annette Mitchap diyan sa Padre Garcia Public Market. At tuwing bibili po tayo ay may libre tayong gutuhin. Marami po uling salamat kay Ma'am Annette. Naghanda na nga po tayo ng dahon at dyan po ay binalot na natin yung ating mga embutido. Marami-rami ho yan, kaya inumpisahan na agad natin balutin at dyan po ay ating i-steam na. So yan po ay papalamanan natin ang hotdog sa gitna para pag hiniwa ay merong hotdog sa pinakagitna. Yung iba po naglalagay din ng ilagang itlog. Tatalian lang po natin yan sa magkabilang dulo at saka doon sa gitna para hindi siya bumuka at mabusbos. Sasalansa na nga po natin yan dyan sa ating steamer para ma-steam na natin. Para kanabukasan po ay piprito na lang natin. Nakagawa ho tayo ng 35 pieces na embutido. Medyo matrabaho po yan, kaya ipiniprepare natin ang maaga yan. I-steam po natin yan sa loob ng 2 oras para po siguradong lutong-luto. At kinabukasan po ay ipiprito na lang natin yan. Gandang umaga mga kabayan, at lutuin na po natin yung ating mga orders at naulan-ulan pa. Timplahan po muna natin itong ating baka. Lagay tayo ng pineapple juice. Ito na po yung ating embutido na pinirepair natin kagabi. At kakabili lang po natin itong baka. Fresh na fresh. Pineapple juice, tapos ay asin. Ating asin. Lagay tayo nito. Worcestershire. Toyo. Tapos paminta. Haluin po natin. Marinate po muna natin ito. Nandito mga kabayan yung ating oxtail na binalansing natin kagabi. Palambutin natin sa pressure cooker. Gawin natin itong kare-kare. Bali, 5 kilo ito mahigit. 5.5 kilos na oxtail. Okay na ho yan, ganyang karaming tubig. Ayan, timplahan natin ng konting asin. Para may lasa. Dito po natin yung salang.
Pag nasa irit na mga kabayan, orasan lang natin. 40 to 45 minutes yan at yan ay oxtail. Salam po natin dito yung ating kalderetang baka. Lagay tayo mantika. Agigisa muna tayo. Bawang. Lagyan natin ang konting margarine. Yes. Marami-raming sibuyas. Maglagay rin po tayo ng chorizo de Bilbao. Isa natin yung chorizo para malasa. Tayo ng tomato sauce. Tigisan natin yung tomato sauce. Tapos sibuyas po natin yung ating minarinate. Fresh na fresh. Lagyan natin ng pickles. Haluin lang po natin. Lubang po natin. Kaya natin lumambot. Prito po tayo dito ng embutido. Batangas embutido. Ulit, 5-5 piraso lang. Haluin po natin to. Yan, nagsabaw na. Baka nadikit ang ilalim. Yan, para mapantay natin yung pagpapalambot. Natin. Hinaan na natin na konti ang apoy at siya po ay nakulo na. Thank you.
na po itong ating embutido. Prito natin lahat. Simplahan po natin itong ating chicken fillet. Lagay po tayo asin. Ito po ay pinilay ko na. Tinanggal ko ng buto at ginayat ko ng ano ganito. Lagay po natin itlog. Katas ng kalamansi. Lagay natin ang paminta. Chicken powder. Garlic powder. Lagay din po tayo ng harina. Lagyan natin ng durog na bawang. Haluin lang po natin. Ayan, okay na ho yan. Pakulo po tayo ng tubig dito. Lagyan natin yung asin at tayo magbablanching ng ano. Gulay ng kare-kare. Unahin natin itong sitaw. Hanguin natin, lagay natin sa strainer. Sunod natin itong talong. Ngawin na ho natin itong talong. Okay na yan. Tapos, huli natin ilagay yung pechay. Okay na ho itong pechay at ito yung pag nakuluan ng isa ay ano, pwede na yan. Para ma-overcook. Tapos tayo dito ng kare-kare. Lagay tayo ng mantika. Gawa muna tayo ng aswete oil. Gamit tayo ng Mamacitas aswete powder. Tapos, mag-isa po tayo ng bawang.
Luto na po yung bawang. Lagay natin yung ating pinagiling na mani. Yan. Durugin lang po natin yung ating mani, nagdikit-dikit. Kung wala naman pong pinagiling na mani, pwede kayong gumamit ng peanut butter. Pero mas masarap po ito pagka doon nyo pinagiling sadya sa gilingan. Purong-puro. Oh, texture, ang ganda oh. Yeah, dire-diretso lang po ang halo. Maamoy niyo yung aroma ng mani, ang bango. Tapos meron po tayo dito giniling na malagkit. Yan ang magpapalapot sa ating sauce. Natin para walang bubo. Ayan. As yung ating pinalambot na oxtail. Ayan, wala ng pressure. Buksan natin at testingin muna natin bago natin ilagay at baka makunat pa. Uy, ang ganda ng lambot. Saktong-sakto lambot, mga kabayan. Buhos po natin. Kasama na yung sabaw. Yan na rin ang magiging sauce. Haluin lang po natin at ilalapot. Saktong-sakto lang yung kanyang sabaw. No, nalapot oh. Nalapot siya mga kabayan oh. Hanggang sa kumulo. Yo, lumapot mga kabayan oh. Ganda na lang ating kare-kare. Kare-kareng buntot. Saka ang bango. Simplahan lang natin mga kabayan ng konting asin. At asin lang po lalagay natin dyan. Hindi na tayo maglalagay ng iba pang pampalasa at napakasarap po niyan. At yung sabaw ng baka yung ginamit natin, may lasa na yun. Yan. Okay na po ito, oh. Ihiwalay na lang po natin yung gulay. Hindi natin siya isasama dito sa ating kare-kare. Oh. Hanguin na po natin. Lagay natin dyan sa ating catering tray. Okay na ho yung ating kare-kare. Mamaya lalagyan na lang natin sa ng gulay sa ibabaw. Kumusta ka na? Kaldaretang baka. Yun. Lumambot din. Lalagay na po tayo ng gulay. Patatas and carrots. Tapos maglagay rin po tayo ng liver spread. Haluin lang po natin.
At taklubang po uli natin. Palambutin natin yung mga gulay. Testingin natin kung malambot na. Yung malambot na po. Malambot na yung patatas. Saka yung carrots. Kumpletuhin na po natin. Lagay tayo ng red and green bell pepper. Green olives. Queso. Lagyan din po natin ang hot sauce. Para may konting anghang. Dagdagan natin. Gamit tayo ng chili powder. Lagay din po tayo ng aromatics. Dahon ng laurel. Haluin lang po natin. Lagay po tayo ng tomato paste. Lagyan natin ng tomato paste para lumapot at medyo mapula-pula for thicker and ready dish. Optional lang po yan pagka gusto natin mas malapot. Pampalapot po kasi yung tomato paste. Okay, pakuluin lang po natin. Tutulutuin natin saglit yung huling ricardo natin nilagay para kumapit siya sa laman. Okay na ito, patayin na natin apoy. Oh, quality nito mga kabayan. Ating caldereta, hanguin na natin. Beef caldereta, ilagay na natin dito sa ating catering tray. Okay na ho ang ating beef caldereta. Rito tayo mga kabayan ng ating chicken fillet. Yung tinimplahan natin kanina. Chicken breast po itong ginamit natin. Tapos atin lang dinibone, tinanggalan natin ang buto.
muli. Okay na po ito. First batch. Oh. Lagay natin si strainer. Tawag. Gawa po tayo ng gravy para doon sa ating chicken fillet. Kaya maglagay tayo ng harina. Papabrown muna natin yung harina. Ganyan, medyo brown na. Lagay po natin yung ating butter. Tunawin natin yung butter. Para nagagawa ang pulburon. Okay, sabawan po natin. Kung meron kayong chicken stock, pwede nyo gamitin yung chicken stock. Haluin lang po natin. Haluin lang po natin ganyan para mawala yung buo-buo. At kusa ho yung lalapot, oh. Timplahan natin. Lagay po tayong liquid seasoning. Siyempre, chicken powder. Tapos, gamit tayo ng white pepper. Yan, okay na ho ang ating gravy. Gawin natin dito mga kabayan ay isasalin natin sa malinis na lalagyan. Sasalain natin tapos ilalagay natin sa malinis na lalagyan. Ganun lang. Yan, nandito mga kabayan ang paluto ni Ma'am May Malabanan ng Barangay Munting Tubig, Ibaan, Batangas. Maraming salamat ma'am at pangalawang beses na po si ma'am na naging customer natin. So nandito yung 5 kilo na oxtail. Nilagay natin yung gulay sa ibabaw, oxtail kare-kare. Ito yung ating chicken fillet with gravy. 4 na tray na kalderetang baka at yan po ay 10 kilo. Tapos nandito yung ating imbutido,
20 pieces at 15 pieces. So ito po yung i-deliver natin sa Barangay Muntintubig, Ibaan, Batangas. At dapat po ay alas 10 ng umaga ay nandun tayo at nasa ko po ay piyesta sa Muntintubig ngayon. Happy piyesta po taga dyan sa mga taga Barangay Muntintubig sa Ibaan, Batangas. At ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Kaya maraming salamat. Sa sige, okay. Kaya ito tuloy lahat.